nang maglakbay kasama sina Shen at siya. Tayo nang bumuklas kasama sina Shen at siya. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay siya ay may matututunan. Tuklasin tayo nang maglakbay kasama sina Shen at siya. Tayo nang tumuklas kasama sina Shen at siya. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay siya ay may matututunan. Tuklasin Shen, halika. Laro tayo ng plastic balloon. Teka, ano yung pinapanood mo? Ito siya. Nanonood ako ng palabas sa TV tungkol sa Hot Air Balloon Festival sa Clark, Angeles City, Pampanga. Tuwing Pebrero daw ito ginaganap. Hot Air Balloon Festival? Ano yun, Ate Shen? Malaking balloon daw ang mga ito na pinapalipad sa himpapawid sa pamamagitan ng pagpapainit sa hangin para ito mapalaki. Ah, kaya pala tinawag na hot air balloon. Akala ko pa naman hinihipa ng hangin ang hot air balloon, katulad ng mga lobo at plastic balloon. Ikaw talaga siya? Masyadong malaki ang hot air balloon para hipan. Wow siya! Tingnan mo, ang lalaki ng mga hot air balloon sa TV. Oo nga, Tishen. Sabay-sabay nilang pinapalipad sa himpapawid. May apoy nga sa ilalim nito. Masarap siguro sumakay dyan, Ate Shen. Siya, ang sabi sa balita ay baka hindi matuloy ang festival dahil sa pandemya. Sayang naman, Ate Shen. Tara, Ate Shen, laro na lang tayo ng plastic balloon. O sige, siya, pahingi ako ng plastic balloon mo. Siya, naisip ko, bakit hindi tayo maglaro ng palakihan ng plastic balloon? Sige, Ate Shen. Masaya yan. Excited na ako. Dapat sabay tayo, Ate Shen, ha? Isa, dalawa, tatlo. Ayan siya. Tapos na nating hipan ng mga plastic balloon. Ay, maliit ang nahipan ko, Ate Shen. Malaki ang plastic balloon mo. Huwag ka nang malungkot siya. Ibibigay ko naman sa'yo itong balloon na nagawa ko. Yay! Talaga, Ate Shen? Ang bait mo talaga, ate. Maraming salamat. Dahan-dahan ka siya. Baka magkabutas ang plastic balloon at liliit ito. Ate Shen, liliit ba ang plastic balloon kapag nagkabutas? Oo siya. Liliit ito kung makakatakas ang hangin na nasa loob nito. Ganyan din ba ang mangyayari sa hot air balloon, Ate Shen? Marahil siya. Ate Shen, may mga balloon na hindi masyado lumilipad na mataas, katulad ng plastic balloon. Mayroon din bang lumilipad ng mataas katulad ng hot air balloon? May kaugnayan kaya ang lalagyan o nasa katangian ng hangin ito? Anong uri kaya ng matter ng hangin? Hindi ko rin kayang sagutin yan siya eh. Bukod sa plastic balloon at hot air balloon, ano-anong mga bagay na mayroong hangin? May hugis ba o sukat ang hangin? Paano nag-ookupa ng espasyo ang hangin sa loob ng mga lobo, Ate Shen?
Marami talagang tanong ang naglalaro sa isip ko, Ate Shen. Naku siya, marami kang ang tanong. Para masagot ang mga katanungan mo, halika tawagin natin si teacher upang maipaliwanag ang mga ito. Kamusta kayo, Shen at Sha? Kayo rin mga bata, kamusta kayo? Ako si Teacher Laila, ang inyong magiging gurong patnubay sa araw na ito. Ako ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng mga bagong gintong kaalaman sa inyong adventure. Hello po, Teacher. Kumusta po kayo? Hi, Shen at Sha. Mabuti naman. Kayo ba, kamusta? Mabuti naman po kami, Teacher. Kaya po pala kami napatawag dahil may mga katanungan po si Shen na hindi ko po kayang sagutin. Ganun ba? Ano ang mga katanungan mo, Sha? Teacher, bukod sa plastic balloon at hot air balloon, ano-ano ang mga bagay na mayroong hangin? May hugis ba o sukat ang hangin? Paano nag-ookupa ng espasyo ang hangin sa loob ng mga lobo? At anong uri kaya ng matter ang hangin? Teacher, ako rin po. Gusto ko din malaman ang sagot sa mga tanong ni Sha. Gusto ko din pong malaman ang mga katangian ng hangin na nasa loob ng iba't ibang uri ng balon. Naisip po kasi namin ni Sha na mayroon po kasing mga lobo na lumilipad ng mataas at mayroon naman po na hindi. Sobrang dami nga ng mga tanong nyo, Sha at Shen. Pero natutuwa ako sa magagandang katanungan nyo, Shen at Sha. Masasagot ang mga tanong nyo kung alam nyo ang ilan sa mga katangian ng gas. Ano pong ibig sabihin ng gas? Ito po ba ay gasoline na nilalagay sa sasakyan? Hindi siya! Iba ang gasolina! Ang gas na tinutukoy natin ay tungkol sa pangatlong kalagayan o estado ng bagay o matter katulad ng solid at liquid. Gas is a state of matter that occupies space. Ang gas o hangin ay anyo ng bagay o matter na umuokupa ng espasyo. Ang mga gas ay nag-uokupa ng espasyo sa lalagyan o sisidlan na may iba't ibang hugis. Tignan ninyo ito mga bata. Ang ganda po niyan, Teacher. Ang mga iyan ay mga particles ng gas na nag-uokupa ng espasyo ng lalagyan. Kaya't yan ang tutuklasin natin ngayon. Paano inuokupa ng particles ng gas ang espasyo ng lalagyan? Handa na ba kayo sa isang panibagong adventure at siyensya experiment? Palaging say handa sa adventure! Kayo mga psychics, handa na rin ba kayo? Tamang-tama mga bata, adventure time na! Sa paglalakbay ninyo, samahan sina Shen at Sha na tuklasin ang mga bagay na nag-uokupa ng gas. Alamin din ninyo ang mga katangian ng gas. Tara na mga kapwa ko bata, samahan ninyo kami ni Ate Shen. Oras na para sa ating panibagong adventure. Aking dadalhin ang paborito kong aklat. Tayo nang maglakbay sa bagong destinasyon. Suot ko naman ang aking magic relo. Tandaan, sa ating adventure ay makakatuklas tayo ng mga mahalagang gintong kaalaman sa bawat aghamon na lulutasin natin. Samahan ninyo kami sa isang adventure kasama si Shen at si Sha. Tayo nang maglakbay kasama sina Shen at Sha. Tayo nang tumuklas kasama sina Shen at Sha. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay Sha ay may matututunan. The Adventures of Shen and Sha. The Adventures of Shen and Sha. Nasaan tayo, Ate Shen? Nasa loob tayo ng lobo, Sha. Ate, nakikita mo ba ang mga lumulutang na bilog? Kung hindi ako nagkakamali, yan yung sinasabi ni Teacher na particles ng gas.
Hello po, teacher. Teacher, ano po ang mga nasa loob ng lobo na tumatalbog? Yan ay ang mga particles ng gas. Particles of gases are further apart that they can move in any direction. Ang mga particles ng gas ay malayo sa isa't isa, kaya malaya ang mga itong gumalaw sa iba't ibang direksyon. Ah, ganun po pala yun. Kaya po pala hindi sila tumitigil sa paggalaw. At napansin ko po na may pagkakataon na sila ay bumabangga sa isa't isa o sa wall o sa dingding ng lobo. Magandang obserbasyon yan, Sha. May pagkakataon nga na nagbubungguan ang mga particles lalo na kung maliit ang espasyo nila. Eh, teacher, ano naman po ang hugis ng gas? Sha, ilarawan nga ang hugis ng lobo. Ang lobo po ay hugis bilog. Hugis bilog nga ang lobo. Sa palagay mo, ano kaya ang hugis ng gas sa loob ng lobo? Sa palagay ko po, bilog din ang hugis ng gas sa loob ng lobo. Correct siya. Ang lobo ay hugis bilog, kaya't ang gas na nasa loob ng lobo ay hugis bilog din. Para po palang liquid ang gas, sinundan ng gas ang hugis ng lalagyan. Scientific Shen. Gases do not have definite shape. They follow the shape of their container. Ang gas ay walang sariling hugis. Sinusundan nito ang hugis ng lalagyan. Tingnan ninyo ang lobo na ito. Ano kaya ang hugis ng gas na nasa loob ng lobo? Madali lang yan, teacher. Hugis puso ang lobo, kaya hugis puso rin ang hugis ng gas sa loob nito. Heto pa ang isang lobo. Ano ang hugis ng gas sa loob nito? Ang hugis ng lobo ay star, kaya't ang hugis ng gas sa loob nito ay star din. Saigaling, kids! Teacher, kanina po ay naglaro kami ng plastic balloon. Mas malaki po ang nahipan ni Ate Shen. May sukat din po ba ang gas? Oo siya. May sukat din ang gas kung susundan ang sukat ng lalagyan nito. The gas takes the size of the container. Ginagaya ng gas ang sukat ng lalagyan. Kids, isang dagdag aghalaman. Alam ba ninyo na kapag hinihipan ang lobo, ay tinutulak natin paloob ang hangin na nasa loob nito? When you blow up the balloon, you are pushing the gas in. Gas always fills the capacity of its container. Habang may espasyo ito sa sisidlan, maaari nating mapalaki ang sukat nito. The amount of gas that fills the balloon increases the size of the container. The size of the balloon is the size of the gas. Ang sukat ng balloon ay sukat din ng gas na nasa loob nito. Tama, Shen. Hindi lang basta hugis ang ginagaya ng gas sa loob ng lobo, maging ang pinakamalaking sukat na kaya nitong okupahan. Kaya po pala maaari nating hipan ang plastic balloon hanggat may espasyo pa po ang gas na maaari nitong okupahan. At kapag po hindi na kaya ng balloon ang hangin o gas sa loob nito, puputok po ang balloon. Tama po ba ako, teacher? Saigaling siya at Shen. Kapag nakalabas na ang gas sa lalagyan nito, kumakalat ito sa paligid sa iba't ibang direksyon. Teacher, napansin ko na parang walang amoy at lasa ang hangin. Magandang obserbasyon yan, Shen. Gas has no smell or taste. Ang gas ay walang amoy o lasa. Ngunit minsan, matutukoy natin ang amoy ng ibang bagay na solid o liquid sa paligid dahil humahalo ito sa hangin. Halimbawa, kapag nagluto ang nanay ninyo ng fried chicken, malalaman ninyo agad ito dahil sa paghalo ng amoy ng fried chicken sa hangin at iniahatid ito sa ating ilong. Kaya pala minsan, teacher, nalalanghap ko ang amoy ng pabango sa paligid kapag nagsispray si nanay dahil humahalo ang amoy nito sa hangin. Teacher, ako naman po, napansin ko na kahit hindi natin nakikita ang hangin, nararamdaman natin. Makikita mo ang paggalaw ng kurtina, pagsaya ng halaman, at ang paglipad ng buhok. At dahil wala po itong kulay, hindi natin nakikita ang hangin, di po ba, teacher? Magaling talaga kayong magmasid, mga bata. Gas is invisible, but we can feel it. Hindi nga natin nakikita ang gas, pero nararamdaman natin. Dahil hindi natin nakikita, masasabi natin na ang gas nga ay walang kulay.
Ganun po pala yun? Teacher, ang hot air balloon po ay may malaking sukat. Ito po ba ang dahilan kung bakit lumulutang ito sa himpapawid? Mayroon din pong balloon, teacher, na hindi po lumilipad. Kids, isang dagdag aghalaman, ang paglutang ng isang lalagyan ng hangin o gas, katulad ng lobo at hot air balloon, ay nakabatay sa uri ng gas nito. May iba't ibang uri po pala ng gas? Ang sariwang hangin po ba na nilalanghap natin ay gas? Tama kayo, kids! Mahusay na obserbasyon yan. Ang sariwang hangin o gas na nilalanghap natin ay tinatawag na oxygen. Ang hangin naman na nilalabas natin sa ating katawan ay tinatawag na carbon dioxide. Ang gas naman na nasa loob ng lobo at hot air balloon ay helium. Pinakamagaan ang helium sa lahat ng uri ng gas. Kaya nitong paliparin o palutangin ang lobo. Teacher, bakit po pala hot air balloon ang tawag sa lobo? Ang hot air balloon ay gumagamit ng burner para mapainit ang gas na nasa loob nito. Kapag kasi mainit ang gas, mas nagiging magaan ito. Bukod po ba sa lobo, may iba pa po bang halimbawa ng lalagyan ng gas? Teacher, subukan ko pong sagutin ang tanong ni Sha. Ang ball ang ginagamit po sa volleyball at basketball ay lalagyan po ng gas. Maging ang gulong po ng sasakyan ay maaari rin lagyan ng gas. Tama po ba? Tama ka, Shen. Ang huhusay niyo talaga. Kayo, kids, madami ba kayo natutunan? Wow, teacher! Marami na kaming nalaman tungkol sa katangian ng gas. Oo nga po, teacher. Lalo na ang katangian ng gas na sumusunod sa hugis at sukat ng sisidlan nito. Halimbawa po ng lalagyan ng gas sa nagbibigay ng sukat at hugis nito ay ang lobo, bola at gulong. Ang gas din po ay walang lasa at amoy. Hindi po nahahawakan at nakikita ang gas pero nararamdaman natin ito. Tingnan mo siya, kumikislap ang iyong aklat. Oo nga, Ate Shen. Heto na ang una nating aghamon. Handa na ba kayo sa una ninyong aghamon? Tara na! The Adventures of Shen and Sha! The Adventures of Shen and Sha! Nasaan tayo, Ate Shen? Wow, Sha! Puno ng lobo o balloons ang lugar na to. Tingnan mo, parang iyon yatang hot air balloon. Sa paligid siya, may mga lobo na iba't ibang hugis. Hello kids! Nandito kayo ngayon sa mundo ng mga lobo. Wow! Parang may party po! Iba't iba ang hugis at laki ng mga lobo na nakakalat sa paligid. Tingnan mo siya, may lumilipad na lobo sa taas. Mukhang exciting na naman ang gagawin natin. Shen and Cha, maglalaro kayo ng isang game na tinatawag na Guess the Shape. Ang gagawin nyo ay sasabihin nyo kung ano ang mga hugis ng mga lobo. Kapag tama ang inyong sagot, kayo ay makakakuha ng gold bar. Wow! Amazing, teacher! Mukhang masaya po ang game na ito. Oo nga po, susubukan po naming makuha ang lahat ng gold bars. Mga bata, tulungan ninyo kami upang makuha ang lahat ng gold bars. Kids, samahan ninyo si Shen at Sha sa paglalaro. Handa na ba kayo? Say handang-handa na po! Magsimula na tayo. Unang lobo. Ano ang hugis ng lobo? Ang hugis ng unang lobo ay puso. Scientific siya! Hugis puso din ang gas na nasa loob nito. Shen, ano ang hugis ng lobo? Bilog po ang hugis ng lobo. Aghamising, Shen! Hugis bilog ang lobo, kaya hugis bilog din ang gas sa loob nito. Sha, ano ang hugis ng ikatlong lobo? Hugis star po ang lobo, teacher. Ibig sabihin, hugis star din po ang gas na nasa loob. Agha marvelous siya!
star ang hugis ng gas sa loob ng lobo. Shen, ano ang hugis ng ika-apat na lobo? Hugis letrang S po ang lobo. Ibig sabihin, hugis letrang S din po ang gas sa loob nito. Tama po ba, teacher? Magaling, Shen! Parehong hugis letrang S ang gas at sisidlan nito. Opo, teacher. Wow, sabay po namin huhulaan ni siya ang hugis, teacher. Shen at siya, ano ang hugis ng lobo? Biluha ba o oblong po ang shape, teacher? Magaling! Kids, ang uhusay ninyo na pagtagumpayan ninyo ang unang agahamon. Ngayon naman, samahan ninyo ako sa laboratory. Oras na para sa ating Shensha Experiment! Wow, teacher! Excited na ako! Siguradong may matututunan naman tayo sa ating gagawin. Kung gayon, magkita na lang tayo sa laboratory, Shensha! Sige po, teacher! Narito na tayo, Ate Shen. Kids, gagawin na natin ngayon ang Shensha Experiment. Sundan ninyo kami, mga bata, kasama sina Shen at Sha. Atin tuklasin kung paano nag-ookupa ng espasyo ang gas. Handa na ba kayo sa ating Shensha Experiment? Say handang-handa na po! Heto ang mga dapat gawin. Step 1. Prepare all the materials. Kakailanganin natin ang drinking glass, container filled with water, at ang tissue. Nakahanda na po ang mga gamit, teacher. Step 2. Place a dry paper towel at the inside bottom of the glass. Maglagay ng tissue sa ilalim na loob ng baso. Ganito po ba, teacher? Tama yan, Shen. Step 3. Hold the glass upside down and quickly plunge it into the water. Hawakan ang baso nang nakabaliktad at ilagay sa tubig. Sha, gawin na natin dahan-dahan tayo sa paggawa, ha? Tama po ba itong ginagawa namin, teacher? Oo, Sha. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang mangyayari. Kayo rin, kids! Obserbahan ninyo kung ano ang mangyayari sa tuyong tissue paper na nasa loob ng baso. Excited na po ako, teacher. Step 4. Count 1 to 10 while holding the glass underwater. Magbilang ng hanggang 10 habang hawak ang baso. Madali lang po palang gawin ang experiment. Oo nga, Ate Shen. Kayo mga bata, nakakasunod ba kayo sa amin? Sabayan niyo kami sa pagbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step 5. Slowly and carefully lift the glass of the water. Dahan-dahang itaas ang baso mula sa palanggana or container at siguraduhin diretso ang pagtaas ng baso. Ngayon, kids, what happened to the tissue? Ano ang inyong obserbasyon? Wow, teacher! Hindi po nabasa ang tissue paper na nasa loob ng baso. Teacher, paano po nangyari yon? Bakit hindi po nabasa ang tissue paper na nasa loob ng baso? Dahil yan sa hangin o gas na nasa loob ng baso. May hangin po sa loob ng baso? Oo, Shen! Ang hangin ay nag-ookupa ng espasyo sa loob ng baso kung kaya't hindi nakapasok ang tubig sa loob nito. Ah, kaya po pala hindi nabasa ang tissue paper. Ag-amazing naman po pala ang katangian ng hangin o gas. Tignan mo siya, kumikislap ang iyong aklat. Kids, alam ba ninyo ibig sabihin nito? Oras na para sa ating side check! The
adventures of Shen and Sha. The adventures of Shen and Sha. Mga bata, oras ng alamin ang inyong saigaling sa SciCheck! Sagutin ang mga katanungan. Sa bawat tamang sagot, makakakuha kayo ng inyong gintong kaalaman. Kapag nakumpleto ang gawain, matatanggap ninyo ang badge ng Certified Saihenyo! Sa gawain ito, mag-thumbs up kung ang pangungusap ay tama at thumbs down kung ito ay mali. Handa na ba? Magsimula na tayo! Para sa unang pangungusap, ang gas ay may tiyak na hugis. Thumbs down ba ang sagot mo? Sayhusay! Ang gas ay walang tiyak na hugis. Sumusunod lamang ito sa hugis ng lalagyan. Pangalawang pangungusap, ang gas ay walang lasa. Thumbs up ba ang sagot mo? Aghamising! Walang sariling lasa ang gas. Ikatlong pangungusap, ang gas ay may tiyak na sukat. Thumbs down ba ang sagot mo? Scientific! Ang gas ay walang tiyak na sukat. Sumusunod lamang ang gas sa sukat ng lalagyan. Ika-apat, ang gas ay nag-ookupa ng espasyo. Thumbs up ba ang sagot mo? Agamarvelous! Umuukupa ng espasyo ang gas. Ikalimang tanong, ang helium ay gas na ginagamit sa lobo. Thumbs up ba ang sagot mo? Ang uhu sa inyo! Tama ang inyong sagot. Ang helium nga ang gas na ginagamit sa lobo. Ika-anim, ang helium ay mas mabigat kaysa hangin. Thumbs down ba ang sagot mo? Scientific! Ang helium gas ay mas magaan pa sa hangin, kaya't napalulutang nito ang lobo. Susunod na tanong, ang lobo, gulong, at bola ay mga halimbawa na lalagyan ng gas. Thumbs up ba ang sagot mo? Saigaling talaga! Maaring maging sisidlan ng gas ang lobo, gulong, at bola. Susunod, ang gas ay nararamdaman lamang ngunit hindi nakikita at hindi nahahawakan. Thumbs up ba ang sagot mo? Sayhusay talaga! Mararamdaman natin ang gas sa pamamagitan ng pagpapahangin gamit ang electric fan o pagpapaypay pero hindi natin ito nakikita at nahahawakan. Susunod na tanong, ang gas ay may kulay. Thumbs down ba ang sagot mo? Magnificent! Karaniwan ang gas ay hindi natin nakikita, kaya ito ay walang tiyak na kulay maliban lamang sa usok na kulay abo. At ang panghuli, ang gas ay maaaring magkaroon ng hugis kapag ito ay nasa lalagyan. Thumbs up ba ang sagot mo? Super ang inyong talino, kids! Sinusundan ng gas ang hugis ng lalagyan nito. Ang galing ninyo, mga bata! Nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot at kintong kaalaman. Tunay na kayo ay mahusay. Nakumpleto ninyo ang ating mga aghamon. Tunay na matatawag kayong Certified Saihenyo.
Mga bata, muli, ako si Teacher Lila, ang inyong naging guro patnubay sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Nang maglakbay kasama sina Shen at siya, tayo nang bumuklas kasama sina Shen at siya. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay siya ay may matututunan. Tuklasin ang mundo. Tayo nang maglakbay kasama sina Shen at siya. Tayo nang tumuklas kasama sina Shen at siya. Lahat ng bagay sa paligid ay ating pag-aralan. Kay Shen at kay siya ay may matututunan. Lubos akong sumaya sa adventure natin, Ate Shen. Marami na naman tayong natutunan sa paglalakbay natin. Oo nga. Tingnan mo ang aking aklat. Puno na naman ng gintong kaalaman. Mga bata, masayang ipagdiwang ang mga festival sa ating bayan katulad ng Hot Air Balloon Festival. Ngunit sa panahon ng pandemya, mas mahalaga na umiwas muna sa paglabas sa tahanan. Pagpunta sa mataong lugar, at i-practice ang social distancing para makaiwas sa sakit. Maaari nating gunitain ang mga festival sa iba pang paraan. Kids, lagi ding isabuhay ang ating natutunan sa mga adventures natin tungkol sa katangian ng gas. Halimbawa ng mga gas at ang halaga nito sa buhay natin katulad ng oxygen, carbon dioxide, helium, at iba pang hangin sa paligid. Mahalaga din na maging mapagbigay sa kapatid sa lahat ng oras, lalo na ang mga bagay na ikakasaya at ikakabuti niya. Ating tandaan, ang batang marunong makinig ay nagtatagumpay sa buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas ng mga gintong kaalaman sa siyensya at paglutas sa bawat aghamon. Ako si Shen. At ako naman si Sha. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang maging isang Certified Sayhenyo. Hanggang sa susunod na adventure, paalam!